Welcome back to my channel talaga. So ngayon, ito na nga yung mga paano sa akin, pa-Christmas. Kasi nga nakikita nila na nag-start na ako mag-vlogging. So binigyan nila ako ng Osmo Mobile 3 Combo. So ito na yung part 2 nung, nung vlog ko kanina na kung paano namin siya binili sa Best Buy. So i-open na natin siya. Wala nang salita-salita. Open. Ano, paano ito binubuksan? Ay! Magic! May ballpen! Ayan na. Kasi babay sa akin yung button kung saan siya nanggaling. Wala. So, ang sabi kasi dito, basahin muna natin kung ano yung nasa box. Ang sabi kasi dito, ang included is yung Osmo Mobile 3 na ano, yung mismong gadget. Kasama yung power cable, storage pouch, Osmo carrying case, Osmo grip tripod, para pang tayo, at saka yung wrist strap. So, yun yung mga kasama niya. So, hindi ko na sasabihin kung magkano yung presyo. Bahala na kayong tumingin sa online. I-google nyo lang po. Kasi sabi ng presyo. Google na lang natin. So, sabi nila, hindi siya nakabalik pero pag regalo siya dapat sinisira. So, sirain natin. Pero yung box, para pag, ano, may babalik pa rin natin yung gadget in case na may sira. Anyways, nasa akin pa rin naman yung resibo. Ay, ano ba yan? Nakasil pa rin. So, ito na nga. Kailangan ko ng gunting dito. Siya. So, medyo dahan-dahanin lang natin yung paghila kasi ang dami ko napapanood na nalalaglag. Ay, ito yung pouch! In fairness, ha? Ito na siya. Inamunan natin kung ano yung mga laman sa loob. Ito yung pouch. Tapos, may kasama siya isang... Yun lang. Sa loob siya ng pouch, may kasama siya isang box. Feeling ko ito yung tripod. So, anyways, feeling ko ito yung tripod. Tapos, ito yung mismong gadget, yung Osmo. Feeling ko, ganda. Tapos, wala na, may foam lang siya sa loob. Yun yung mga kasama niya. So, unahin na muna natin to. Galin natin yung plastic. Tabi natin yan dyan para kung sakali kailangan ibalik. Ayun ka. Ganda na yung fairness yung may pag-goma pang ganito. Pag-goma, ganito. Ayan. So, ngayon, ito na. Mubuksan na natin. Remedyo ba yun? Ayan. Ano to? Inumi talaga. Mabango siya, in fairness, ha? At mayroong silica gel. Pangkalapit. Joke lang. Huwag niyo kakainin ito, lasan niya. Ito na. Ay! Ito na yun. Kailangan pa ba itong i-charge? Hindi ko alam kung ano. Paano siya ginagamit? Siyempre, i-on natin siya. Ayan, nag-on! Hindi ko siya alam gamitin. Paano ba ito? Ala, sana pala pinanood ko muna sa ano kung paano siya ginagamit. Sabi dito, activate the Osmo Mobile 3 when using it for the first time by following the step in the DJI Mimo app. Ay! Kailangan ko ng app! Kailangan ko pala i-download yung app niya. So ngayon, i-download ko muna yung ano, yung app tapos babalik ako kayo. So ayun na nga, na-download ko na yung app tapos nakapag-register na rin ako, kailangan mo lang ilagay yung email addresses, gagawa ka ng password. Tapos, nalagay ko na dito yung phone. Kaya lang, siguro mas maganda kung itatayo na lang muna natin itong Osmo sa tripod para mas madali natin siyang magagamit. So, buksan na rin natin itong isang box. Tsaka may papel dito, feeling ko nandito yung instruction. Diba, pag nalagyan natin yung instruction, baka mas maliwanagan tayo kung ano ba talaga. Ano ito binubuksan? Ito kaiba yung box niya. Kasi iba yung box, hindi ko alam kung paano. Ano ito binubuksan? Ay, akala ko naman kung ano. So, ang nandito is yung cable wire. Siguro para sa charger. Tapos yung ano. Tada! Yan siya. May kasama siyang papel. Ayun. Andito nga yung manual na kung paano siya sinisip up. So, dapat pala ito talaga ulo kong binuksan kanina. So, yun nga. Pero na-download ko na yung app. Sabi kasi kailangan i-download ko muna yung app. Tapos. Ang lilit ng sulat. Hindi ko mabasa. Bala ka dyan. So, ito. Labas natin kung ano natin. Ano ito? So, ito yung mga kasama din sa isang box. So, ito yung tripod. Tapos, ano to? If required, use the anti-slip pad to secure the mobile phone in the phone holder. Ah! So, ano to? Yung parang ano, anti-slip na ilalagay mo siya para hindi mag-ano yung cellphone mo. Kung kailangan lang naman sabi dito if required. So, itabi natin yan. Mahalaga pala yan. So, buksan natin yung tripod. So, ito na yung tripod niya. Tada! Ka-elisi lang, no? So, itabi natin siya dito sa ano, sa keys mo. Osmo Gimbal. Iba yung tawag nila dito. Osmo Gimbal. Yeah.
So, ayan, nakabit ko na siya. So, tarin na natin itong bag na ito. Ang ganda talaga ng bag yung Fearless. Hard case. Sitayin natin siya dito. Ayan. Ganyan. Tapos, may kasama rin siya dito. Ano ito? Ito yung wire para din sa charger. Pag i-charge mo siya, kasi kailangan mo siyang i-charge. At saka, may kasama rin. Ano ito? Ay, may nalaglag. Ano ito? Ay, ano, strap. Para ano kapag ka... Siyempre, kasi pala gagaganyong-ganyong ka. Para pag nabitawan mo, hindi siya nalalaglag. Kasi siyempre, mahal-mahal, tapos ilalaglag mo na. Hindi goodbye, os mo. Tapos, busan natin itong isa medyo malambot. Nasira ko na yung plastic. Sabi ko pa naman yung sirain yung plastic para pag ibabalik siya. Ay, nasira na yung plastic. Ganyan, sigurain na nga natin. Ay, ano siya? Ito? Ay, pouch. Meron siyang pa-pouch bag. Ito, kasama rin siya dun sa ano sa gizmo. Bango. Bango niya. Inamoy talaga yun. Bakit kaya gano'n kapag ka may mga, ano, may mga pagkain or bagay, tapos nakita mo, tapos una talagang ginagawa ng mga tao after makita. Aamoy yun. Anyways, balik na tayo. May kaliwanag doon kung bakit inaamoy ng mga tao, pero huwag natin pag-usapan niya. So, ito na nga yung gizmo. So, ilagay na muna natin yung cellphone dito. Diba to? So, kung makikita nyo, nakalagay dito, ah, kung nasaan yung red na arrow, doon mo siya, doon mo itatapat kung nasaan yung camera. So, papunta siya dito sa left. Left. Nakasulat naman dito yung phone camera direction right here. So, ikakabit natin. So, ito yung phone camera nung ano, ito yung app. Download ko na yung app. So, ito yung phone camera nung cellphone. So, ikakabit natin siya dito. Ay, paano ito kinakabit? Ay, yan ba yan? Nangyari. So, yun lang, ikakabit natin siya dito. Tapos ang sabi dun sa ano, dito sa nakasulat dito kanina, kailangan daw, nangyari dito, kailangan daw, pag ikakabit mo to, nakabalance yung ano yung cellphone. Ano kung malalaman kung balance? O, medyo mabigat naman sa kabila. Yung bangka, ngunit kulang. Ang hirap mag-balance. Ayan! Perfect! Ay, hindi. Medyo mabigat pa rin. Hindi siya perfect. Ay, feeling ko balance na siya. So, umiikot pa rin sa kapila, pero at least, hindi na siya talagang bumabagsak kapag ganyan. Feeling ko balance na yan. So, susunod natin, i-coconnect natin yung sa Bluetooth. Bluetooth. Ayan, device. Nakalagay dito, device connection. So, hinahanap na niya yung device. Searching. Not found. Nakabukas na yung Bluetooth ko. Ano bang problema nito? Searching. So, hintayin na rin. Magsi-searching pa rin siya. Ang tagal mag-search. Ano ba yan? Yung totoo. No device found? Ang tagal niya mag-search. Kinukonnect ko na siya. Tapos, pag nag-connect dito. Ha? Connection unsuccessful. Bakit? Bakit connection unsuccessful? Wala! Ayaw niya mag-connect. Bakit? Ito yun eh. Alam ko ito yung OM3 kasi yun yung ano tapak ng box. Osmo. Osmo 3. Osmo Mobile 3. Uy. Ano? Bakit ayaw niya mag-connect? Isip to ah. Tapos dito naman sa app nakalagay, DJI device not found. Baka naman may tipin at pindutin pa dito. Mabisit na ako. Ang hirap sa buhay, nakakainis. Tapat natin dito yung pindutan. Ikot-ikot. Ito. Ha? Kasi hindi pa naka... Hindi pa nakabukas to. Ayoko nga. So nga, ayoko nga muna pala. Ayan, nag-ano na siya. Agari. Next. Label. Next. So, nag-register na ako kanina. Activate na natin. At ipilitin na natin ang activate. So, activating. Ay! Ano, kumikilis na siya ng kanya mag-isa. Ay, in fairness, medyo balance nga siya. Implant natin ang konti. Medyo tabingi pa rin siya. Pero medyo okay na. O ganyan lang talaga siya. Hayaan mo na. Noting, hayaan na natin yung ganyan. Sisimula pa lang naman tayo eh. Notice for beginners. Ayan, may instruction pa. Sabi nga dito, kailangan daw balance. Tapos kailangan din daw sa likod, balance din. Ganyan pa, andar. Ano ba yan? Tapos, joystick to pan or tilt the phone. Oh, tayo. Oh, sabi. Tinan mo. Halimbawa, ibababa ko yung tataas ko siya, pak. Ganon. Bababa ko siya, pak. Oh.
Ngayon, humarap ka sa gilid. In fairness, nakakatuwa siya. Yeah. Tapos, ang susunod, shutter button. Ito yung shutter button para sa camera. Tapos, yung main button para sa power function. Tapos, yung zoom slider. Anong zoom slider? Ito siya, iba kayo yung mga zoom-zoom. Ewan ko, maaano natin yan mamaya pag binuksan na natin yung camera. Tapos trigger. Ano naman itong trigger? Press and hold, enter lock mode, and release to exit lock mode. Pagka-press and hold, magla-lock mode siya. Tapos kung gusto mo siyang i-exit sa lock mode, press and hold pa rin. Press once to start or stop activate track when enabled in main. Okay. Press twice, re-enter the gimbal. Press three times, switch between front and back. Ay, gano'n kung gusto mong front or back camera. Sabi! Enter support mode or release exit. Okay, tinan na natin. Okay. Tapos, yun nga, charging plug na dito sa kabila. Tapos, done! Subukan na natin. Ay, kailangan pang i-install? Bakit gano'n? Hala, so kailangan pa siyang i-install. So, hihintayin ko pa yung percent na yan. Ay, tagal. Dalawa na lang, 98. 99. And done! Ay, tumunog. Ay, tumayo siya! Ay, umiikot! Nakakagulat. Nakakagulat siya. Gumagalaw siya mag-isa. Dala natin. Tapos, nalagay dito, would like to access your camera. Okay. Would like to access your microphone. Okay. And, ayan na! So, sabi dito, kapag press three times kung back or front camera. Ay, nangyari. Naka-standby mode. Ay, gumagalaw siya mag-isa. Ano yun? Ngayon, lalagay natin siya sa ano? Lalagay natin siya sa front cam. At saka ano, dapat ito pahiga. Ipan siya papahiga. Ayan, nakatutok na sa akin yung camera. Pero ang inaanap ko kasi is kung paano yung ano, dapat nakahiga siya, hindi yung ganyan. Hyperlapse, zoom, slow motion, video, photo, Ay! Kapag ka-story, doon siya hihiga. Pero kapag ka-ano, napunta ako sa story mode, ayaw mo nga mag-story. Gusto ko munang, ayan na, video. Tapos, subukan natin yung ano, yung ifa-follow ako ng camera kahit hindi ko na siya kailangan, ano. Kahit hindi ko na siya kailangan galawin. Nakita ko yung kanini na nito yun. Wait lang. Ito, follow mode. Tapos, ang tilt lock. Ayun! Dapat, ay, nakatutok kasi siya sa katawa. Dapat pala sa mukha. Itutok. Ay, sa mukha naman ngayon talaga nakatutok. Yan. So, nilagay ko yung follow mode sa focus sa mukha ko. So, kung saan pumunta yung mukha ko, dun siya iikot. Ayan. Hello! Ganun, ang galing. So, kapag kabababa ako dito. Ooh. Oh, diba, sumusunod siya. Parang ako nasa ano, Big Brother house. Ay, hindi na siya sumunod. Kailangan ko yung focus pa rin siya. Ayan. Ayan, sumusunod siya. Ang galing. So, parang ako nasa Big Brother house kasi sumusunod yung camera. Kuya, pasukin niyo na po ako sa bahay. So, ayun na siya. So, ang kailangan ko na, ang maganda lang kasi sa kanya, tingnan mo, kapag ibawa gusto mong gamitin ng selfie stick, at least medyo mahaba yung ano niya yung tripod. Ang galing yung fairness, ah. Tapos, subukan natin. Yan, merik natin sa manual. So, alimbawa, gusto mo siyang iganon. O baba, or taas. Ang galing niya yung fairness. Diba, tapos pwede mo na siyang itayo dito. Tapos halimbawa, parang pa-vlog ka na, susundan ka na lang ng camera. So marami pa siyang features, hindi ko siya maisa-isa kasi kailangan pag-aaralan mo talaga siya kasi ano, isa-isahin mo pa siyang pindot, so hindi na tayo haabot sa time. So yun lang, ipakita ko na sa inyo yung ano, yung early Christmas gift sa akin. Ito, yun lang. So yun na yung unboxing ng Osmo, ang tawag dito, Osmo Mobile 3 with tripod. So, ayun lang. Maraming salamat ulit sa pagsama sa part 2 ng early Christmas gift. Thanks for watching. Bye!